Korea. Welcome po sa ating channel. At meron po tayong sasagutin katanungan ulit. Pasensya na kayo, medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng video. Salamat sa mga nagsuporta sa channel natin na 3,000 viewers plus na tayo. At thank you very much sa mga kakiya na interesado na manood ng ating video. Ngayon po ang ating katanungan ay galing po kay, ito po hindi nakadirekta sa channel natin, nakaano po ito sa Kia Pride LX GTX Sedan CD5 Group. At shoutout sa ating mga kamembro. Magandang umaga po sa inyong lahat. O magandang araw po pala sa inyong lahat. Sana ay datnan kayo na nasa mabuti kayong kalagayan ng ating pong video na ito. Sana walang nagkakasakit. Keep safe po mga kapatid, mga kakiya. Mga ka-Pixman sa ating pong channel, ang ating pong sasagutin ay ang tanong niya na, as lang po mga kakiya, pwede din ba sa radiator yung distilled water? Nagamitin yung distilled water ng battery. Thank you in advance, admin, sabi niya. So mga ito po, maraming sumagot. Nirerespeto natin yung mga sagot ng mga kakiya natin. Alam ko gusto nyo rin makatulong. Pero po, yung distilled water ng battery, ng ating pong battery, yan po ay pwedeng gamitin sa radiator. Wala pong problema kasi distilled water lang po yan. Ang trabaho po ng distilled water ng battery ay i-desolate yung tubig na acidic, yung acid water na kumonte sa battery. Ngayon pag kumonte na yan, tatapang ng tatapang yan dahil yung acid, nag-evaporate po yung H2O, yung water, at yung acid na naiwan, tumatapang po yan. Ang gagawin po dyan para man-neutralize, dadagdagan po yan ng distilled water. Distilled water po ay mga non-metallic na tubig. Kaya sa radiator, maganda po ang distilled water kasi hindi siya kinakalawang. Hindi siya nagiging conversion ng kalawang. At saka wala siyang sediment kasi pure water siya. Actually, pwede nyo gamitin ng tubig ulan sa radiator. Pinakamatipid. Mag-ipon lang kayo, maraming ulan. Yun pong ginagamit ko. Sa totoo lang, hindi po kinakalawang yung radiator ko. Papakita ko sa inyo. Pero sasagutin ko lang yung mga katanungan na yun. At patitingnan natin kung ano po yung magandang gawin kapag nag-o-overheat po yung inyong mga makina. Nagbabiyahe kayo, mga 3 kilometers pa lang, nakakaramdam mo yun, nakikita nyo yung ano po natin, yung atin ditong temperature tumataas. Ang dahilan po nyan ay dahil barado po ang inyo pong mga radiator. Yung mga butas ng radiator natin, hindi po yan mahal ipagawa. Actually, binayaran ko 650 pesos lang. Hindi ko pakakilala yung gumawa. Dinala ko lang doon kasi madali lang naman yung gagawin niya. Babaklasin niya lang yung isa sa mga cover, pantaas o sa ibang baba. Pero maganda pabaklas nyo, taas at baba, para malinis talaga. Sa akin talagang barado na kaya nag-overheat. Dati hindi ko alam kung gagawin. Magamit ako ng pure coolant. Nakatulong yung pure coolant kasi hindi siya nag-overheat ng sapat ng overheat, pero overheating. Pero magastos po yun, yung pure coolant. Ang advice ko, huwag na po kayo mag 50-50. Hindi ko naman sinisira yung mga coolant. Ano po? Yung 50-50 kasi, the same lang yung effect doon sa tubig ulan, lalo na kung yung radiator nyo barado at mahina ang pan nyo. Kasi po yung pan natin, yung rad pan, kapag tumatagal po, marami pong dahilan bakit bumabagal yan. Unang-una, yung kanya pong mga bearing, nawawalan ng langis, lubrication, nagiging sanhi yan ang pagbagal. Pangalawa, lang, ano, yung carbon brush na nauupod. Yung baradong radiator naman, talagang yan ang matinding makakasira ng inyo pong mga sasakyan, ng ating sasakyan, mga Kia, lalo na yung ating Kia, dahil mahina po yung rad pan natin.
Isa pa pong na malala, papakita ko po sa inyo. Isa pa pong malala, buksan natin tong ano, yung ating makina. Isa pa pong malala, bakit nag-overheat yung Kia? Sapagkat yung, ito po, yung radiator pan, at ito yung ating radiator, pagkatapos itong ating aircon condenser, kung papansinin ninyo, nandirito yung pan, tapos itong ating condenser hanggang dito sa dulo ng radiator natin. Ngayon, ito po mainit. Pag binuksan nyo yung aircon, mainit. Dadagdag po ito ng init. Dadagdag po yan ng init. Ito to, nakita nyo? Dadagdag po yan ng init sa radiator. Ito po. Kung titingnan ninyo, ito pong condenser, naka-overlap po siya sa radiator. Ito, wala pa ito. So, ano natin, wala itong extra na auxiliary pa na to. Bili ko lang po nito parang 300 o 400 sa Banawe. Ngayon, gagawin ninyo, dahil ito pag uminit po ito, ang pinapalamig lang ng auxiliary, ito lang area na to. Hanggang dito. Ito, mula dito hanggang dito, ito lang napapalamig. Ito mainit. Ang magpapalamig po nito, inaasahan ng sasakyan natin, yung radiator pan, yung rad pan natin. Itong rad pan ang magpapalamig. Kakapusin tayo kung lalong-lalo na kung ang radiator natin, ito po, ito ay barado. Ito po, maniwala kayo, tubigulan lang po yung ginagamit ko dyan. Wala po yung kalawang, oh. Hindi kinakalawang. Hindi rin nag-overheat. Wala tayong overheat. Hindi rin nagbabawas ng tubig yan. Bumabiyahe pa ako ng Skyway twice o thrice a week o po, minsan po apat na beses sa isang linggo ang biyahe ko sa Skyway Maynila hanggang dito sa San Pedro. Ngayon po, ang ginawa ko po, naglagay ako ng auxiliary pan. Madali lang, in-install dito lang, nilagyan ko lang ng bracket na ganyan, hindi ko pa nga napinturahan. Pero matagal na yan, plano ko laging pinturahan, pero dahil sa laging araw-araw ang biyahe, hindi ko na po nahaharap. Kaya nga yung paggawa natin ng video, hindi rin natin nahaharap. At susunod, sasagutin ko rin yung nagtanong kung paano yung mga ano natin, yung ating vacuum hose na to, nagkakaproblema sila dyan. Madami talaga sa atin dahil vacuum type yung ating system ng minor. Depende yan, yung timing ng makina, yung ating higop sa carburetor. Puro vacuum po yung ginagamit nating sasakyan. Kaya once na mayroon pong problema yan, may leak o ano yan, may problema din. Sa susunod na video yan. Pero sa ngayon, yung radiator natin na kinukonsumi kayo dahil kayo po ay lagi nag-overheat, ito po ang solusyon. Lagyan nyo po ng rad pan o auxiliary pan. Ang magagawa po ng auxiliary pan na ito, maniwala kayo sa hindi, palalamigin nyo yung aircon ninyo. Yung akin pong aircon, mayroon po akong video dyan sa ibang channel ko na umuusok po sa lamig yan, lalo na kung nakabiyahe na ako ng Skyway sa umaga o tanghali. Malamig po yung aircon. Dahil dito, ito lang ang solusyon yan. Ang liit na bagay. Hindi po ako gumastos na malaki. Ako lang rin naglagay-lagay nito. Kayang-kaya naman. Ito, napakadaling gawin, mga kakiya. So, yun na nga, mga kapiksman, sana ay naintindihan natin yung ating problema sa overheating at saka yung sa tubig na inyong, sana walang mangungonsumi sa inyo sa tubig kung pwede bang gamitin ang distilled water. Yan po, pwede po.
nagpapasalamat tayo sa mga kasama natin sa patuloy na nanonood ng ating channel na ito. Salamat po. Please like, share, and subscribe. At saka pakihit na rin po ang notification bell natin para ma-notify po kayo sa mga susunod na video natin. Salamat sa pagtangkilik niyo. Dumarami po yung nagsusubscribe sa channel na ito ng Pixman at saka nung nanonood. Nagulat nga po ako at palaki ng palaki. Salamat po. Maraming maraming from the bottom of my heart. Maraming maraming salamat po sa nagsusuporta sa akin. So, patuloy kung sa mga susunod nating video, sana makasama ko kayo ulit. Manood kayo kasi yung mga iba pang katanungan, sana mag-send din kayo sa channel natin sa Pixman. Makakagawa tayo ng maraming video dito. Simula ngayon, gagawa tayo ng maraming video. Sana makatulong ako sa inyo. Magawa natin yung mga tanong ay masagot. Hindi naman tayo magaling, pero at least makatulong man lang. Yun po, hindi naman ako kikita sa pagmimekaniko dahil wala naman akong galing sa mekaniko. Yung maitutulong ko rito ay kung paano i-maintain, ayusin, at saka maging functional yung ating mga Kia Pride, kasi malaking tulong ito na nakakabiyahe tayo. At napakatipid. Wala pang 200 pesos ang tundo san galing ditong San Pedro. Ang mahal lang nga ay yung toll gate, 300 plus o almost 300 hanggang nagtahan. Yan. Pero okay lang kasi mura lang ang gasolina ng Kia Pride. Unlike kung ibang sasakyan, napakagastos. Yun, sa susunod din na video, mga susunod, tuturuan ko rin kayo paano matipid yung Kia Pride. Na, minsan lang sa gastusin at napakagandang pakiramdam ninyo na hindi kayo nagagastusan ng gusto sa gasolina. Yun po. Oh, by the way, salamat ulit sa mga tumatangkilik ng channel natin. God bless you po. Palayan kayo ng Diyos. Hanggang sa susunod. Bye-bye!